Isang magandang araw po muli sa inyo mga kapatid. Ngayong araw po ay pag-usapan po natin muli yung tungkol po dun sa kaso ng yaya na inahas po niya o inagaw po niya yung asawa ng kanyang amo na siyang kumuha po sa kanya doon po sa Canada. Kanina po mga kapatid ay dumating na po si Idol Rapi. Alam naman po natin na inaantay po ng lahat yung kanyang pagdating o pagbabalik po doon po sa Wanted sa Radyo, Rapi Tool po in Action. At kanina nga po ay natalakay po itong issue na ito at nakausap na rin po niya itong si Miss Elorraine, yung inagawan po ng mister doon po sa Canada ng kanyang yaya na kinuha po niya dito sa Pilipinas at kaibigan pa man din po niya ng halos 10 taon at schoolmate at ninang din po ng kanyang anak. Mga kapatid, ang payo po ni Idol Rapi nga po ay pumunta po ng immigration para ipakan sila po yung kanyang working visa. Total, siya naman po ang kumuha sa kanya. Siya naman po ang employer nitong si Yaya Salve at meron po siyang karapatan para ipawalang visa na po ito dahil po sa nangyari sa kanilang dalawa. Kapatid, tinawagan din po kanina yung agency na kung saan ipinroseso po yung papel noong nag-apply po itong si Yaya Salve dahil direct hire nga po ito pero dumaan pa rin po ito sa agency dito sa Pilipinas at yun nga po mga kapatid, ikakansela na rin po yung employment niya. Kaya abangan po natin mga kapatid yung pag-uwi o yung pagpa-deport nga po dito kay Yaya Salve dahil marami po ang nag-aabang sa kanya dito sa Pilipinas. Isa na po dito si Elorraine na ayon nga po sa kanya ay baka sasalubungin pa daw po niya at magdadala pa ng banner doon po sa airport para harapin nga po itong si Yaya Salve. At abangan po natin mga kapatid kung haharap po siya dito kay Idol Rapi o sa programa po niya dahil marami po ang nag-aabang doon po sa kauna-unahang pagsasalita niya dahil hindi naman po siya kasi nakokontak o nakakausap simula po nung pumutok po yung issue na ito. Tanging yung kanyang mga magulang lamang po, yung mga relatives po dito na ayon po sa kanila ay hindi po nila kinukonsinte yung ginawa po niyang kataksilan dito sa kanyang kaibigan na inagawang pa po ng asawa. Mga kapatid, noong nakausap daw po ni Elorraine itong si Yaya Salve ay may pinapalabas daw po siyang question, dami daw pong utang itong si Elorraine doon po sa Canada kaya hindi na po daw makakabalik talaga doon. Na marin naman pong pinagulaanan itong si Elorraine at gawa-gawa lamang daw po niya ito kaya gusto po niyang makaharap para patunayan po yung mga aligasyon. So yun lamang po nga patid, abangan po natin yung susunod po na kabanata nitong kwento na ito. Ewan kong part 3 na ba ito o part 4 na po yata ito sa Rapi Tool po in Action. Maraming salamat po. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe.